trabaho po namin yun eh. And therefore, dapat walang let up to show what really happened. Hindi umano pasisindak ang mga kongresista sa gitna ng mga kontrobersyal na pahayag ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga kongresista, magtutuloy-tuloy ang investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa umano'y maling paggamit ng pondo ng tanggapan ng pangalawang pangulo at ng Department of Education sa ilalim ng pamumuno nito sa mga nakalipas na taon. Una nang sinabi ni VP Sara na naghahanap lang ng maidadahilan ng mga kongresista para mai-impeach siya, kaya nagsasagawa sila ng hearing. Dagdag pa nito, tila ang Kamara umano ang nag-o-audit ng mga isinumitin nitong dokumento sa Commission on Audit para sa paggastos ng kanyang tanggapan. Naniniwala naman ang mga kongresista, sobra na ang galit ni VP Duterte. So, talagang nanlilisik. Parang galit na galit sa mundo. So, yun lang. Kaya talagang kinesyon ko po eh. Kung talagang okay ba siya? I think she's being overwhelmed by anger and hate. Pag ang isang tao ay sobrang-sobrang galit, nawawala siya sa sense of decency sa aking paningin. Nakakabahala rin anila ang naging asal ng pangalawang pangulo, lalo na ang naging pahayag nito laban sa mga labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Hindi po natin alam kung ano ang nasa isip ni Vice President Sara. At yun man lang sabihin mo na uukayin mo yung tatay at itatapon mo sa West Philippine Sea bilang isang batang pinalaki sa maayos, palagay ko foul po yun. We hope that this will not happen to the Vice President, but definitely somebody might file a case against her. At nobody can prevent that dahil nga wala namang immunity ang ating pong Vice President. Wala pang inilalabas na bagong pahayag si VP Duterte, subalit sinabi nito na hindi siya natatakot at hinihintay niya ang mga susunod na pagdinig ng Kamara kaugnay ng mga aligasyon laban sa paggamit ng pondo ng OVP at ng DepEd. Sinabi rin ni VP Sara na naipasa nila ang lahat ng kanilang dokumento sa COA kaugnay ng paggastos sa pondo. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.